napaka-importante ng pundasyon sa grupo. Ang tagal ko na tong itinuturo, ang tagal ko na tong i-share sa mga videos ko, almost every time na gumagawa ko ng videos about sa team, pag-build ng team, even do sa pagpapasali sa prospects, pag-share ng opportunity, palagi kong sinasabi na itamang expectation, tamang mindset, tamang pundasyon. Dito mo na malalaman kung gaano siya ka-importante. Kasi ang daming network marketers ngayon, lagas-lagas yung mga grupo. So, ibig sabihin, nag-quit yung mga members, tumitigil, kasi paano nakikita, naka-lockdown, di ba? Hindi kasi naitama yung pundasyon. Even sa amin, meron pa rin mga nag-quit sa amin, may mga tumitigil sa amin, pero di ko nararamdaman. Hindi ko naman kasi talaga nararamdaman yung mga yun. Tapos may mga pumapasok pa na bago. Even though hindi ganun karami, pero may pumapasok na mga bago. So, ibig sabihin, parang anong nangyayari, may mga tumitigil lang. Yung iba naman dyan, pag hindi naman market nag-quit, yung iba dyan, mag-quit na forever. Yung iba dyan, titigil lang, pero babalik rin naman. Pero, ang point ko lang dito is napaka-importante meron kang pundasyon sa grupo. Kasi ano yung gusto mo? Let's say, ito na, positive scenario na to. Positive scenario na yung gawin natin. Meron kang grupo, tumigil sila. So, sabihin na natin, hindi sila nag-quit. Tumigil lang kasi ganito yung nangyari. Quarantine, paano pa daw kikita? Quarantine na ganito. So, tumigil lang sila. Hinihintay lang nila matapos yung quarantine, tsaka sila babalik. Okay pa yun, di ba? Or, even to ganito yung nangyari, may quarantine, hindi tumigil yung mga members mo na tuloy-tuloy pa din. So, ano yung mas gusto mo? So, napaka-importante na matibay at maganda yung pundasyon ng grupo mo at tinama mo yung pundasyon nila. Kasi kung hindi tama yung pundasyon nila, magsisitigilan talaga yan. Kapag hindi mo naturuan ng tamang pundasyon, magsisitigilan talaga yan. Pero ang iniisip ko kasi every time na may mga nag-quit na members, may mga tumitigil na members sa akin, hindi ko iniisip na hindi negative emotion yung nararamdaman ko na ba't sila nag-quit, tsaka ba naman ako, hindi ganun. Ang iniisip ko is sa ganitong oras ng crisis, kasi hindi lang ito yung first time na nangyari na may iba't ibang klase naman ng crisis. Ito lang talaga is global pandemic. Pero hindi lang naman, ilang beses na rin ako nalagasan ng team, ilang beses na rin naubos yung mga members ko. Ilang beses na rin na ang daming nag-quit, more than 80% to 90% ng mga members ko nag-quit. Yung pinakang malala is yung previews before ako sumali sa current company ko ngayon. That was late 2017 to early 2018. So mga bandang November hanggang February, March ng 2017 to 2018 is yung napagsarahan kami ng company. Nagsara yung company kasi nga yun, walang tangible products. May kasalanan ko yung kasi sumali ako sa ganong klase ng company. Katangahan ko yun. Wala akong sinisisi kung bakit ako may kasalanan kung bakit ako sumali. Napagsarahan kami that time. Ang dami na nagsisialis, ang dami nag-uwit, ang dami nagagalit. Siyempre, hindi ko sila masisisi. Naintindihan ko. Tama, may karapatan silang magalit. So, ang ginawa ko that time is, time ng crisis, gumawa ko ng opportunity na pwede pa rin nilang pagkakitaan. Hindi networking. Gumawa pa rin ako ng opportunity na pwede nilang pagkakitaan at that time. So, para meron pa rin silang pinopromote even though yung mga time na yun may inaayos sa company na akala ko is maayos pa pero hindi na talaga naayos kasi ayaw talaga ng SEC ng mga companies na walang tangible products. Para sa kanila, illegal yung mga ganun, scam yung mga ganun. Kaya nagsara pa rin talaga. So, yung mga time na yun, masakit kasi ang daming nawala, daming nag-quit, dami nagalit, binusak ng scammer, kung ano-ano pa. Naiintindihan ko yung part na yun. So, karapatan nila yun. And, hindi ko sila masisisi or wala akong sisihin. Kasalanan ko kasi talaga. Bakit ko sila dinala dun? So, sakit sa akin nun. Pero, nung mga time na yun, after nun, doon ko na-realize na buti na lang nangyari yun. Kasi, kung hindi nangyari yun, hindi ko malalaman kung sino yung mga members ko na nakita yung same vision na nakita ko nung sinimulan ko yung grupo ko. Kasi meron pa rin natirang, 14 yata kaming natira tapos 11 na lang silang natira ngayon. May dalawang nawala o tatlo. Doon ko nakita na itong mga tao, kasi ina-expect ko na ilang tao na nasasama sa akin, isa o dalawa. Tao na lang yung sasama sa akin. Pero ang dami pa rin na sumama at naniwala. E na pwede naman nilang sabihin sa akin na scammer ako, di ba, na hindi totoo yung ginagawa ko. Hindi ko sila masisisi na nagagalit sila kasi nga ganun yung nangyari. Diba? So, in-expect ko mga isa o dalawang tao na lang yung sasama sa akin, pero dami pa din sumama, more than 10 pa din. So, doon ko na-realize, ito yung mga tamang tao na nakakita ng vision ng grupo na even though hindi pa namin na-achieve yung vision, nakita nila
willing sila sumama. Nakita ko kung sino yung mga loyal talaga. Nakita ko kung sino yung mga naniniwala talaga. E di, nalaman ko, ito yung mga taong dapat ko lang bigyan ng mahabang time, effort, at effort para i-guide. So, diba? So, yun yung crisis na nangyayari na hindi natin na-expect na pwede tayo may magtutunan. So, napaka-importante na tama yung pundasyon. Kasi way back before, 2017, nung sinimulan ko yung grupo ko, yung Team Genuine, foundation na talaga yung palagi kong iniisip. Tamang foundation, tamang mindset, yun na talaga yung iniisip ko. Para during tough times, doon na ititest kung sino talaga yung nakaintindi. Kung sino talaga yung natuto. Kung sino talaga yung nakakita ng vision. So, mga times na to, okay sa akin. Kapag kami mga nawala, nag-quit, okay lang, naiintindi ako. Kasi nga, nalalaman ko kung sino dito yung mga, tinetest na sila eh. Nalalaman ko kung sino dito yung mga nakakita talaga ng vision. And natutuwa ako kasi so far, napaka-konti pa lang nung alam ko na nag-quit, na tumigil, napaka-konti pa lang nila. Mas marami pa yung pumapasok kaysa sa nawawala. Tapos majority, tumutuloy-tuloy lang. Kasi tinuturo ako sila kung ano dapat nilang gawin. So, once again, napaka-importante ng tamang foundation pagdating sa ating mga members ng ating team. So, ngayon, makikita mo na kung ano yung pinagsasabi ko. Hindi ka makikita sa tamang foundation up front, pagtuturo ng tamang foundation, pero dyan ka makakapag-raise ng mga potential leaders. At yung mga potential leaders, yun yung magbibigay ng malaking sales sa'yo. Yung mga leaders, magiging leaders, magiging core leaders mo, yan ang magbibigay ng malaking sales sa'yo, kahit iilan lang sila. Okay? So, I hope marami kayong natutunan dito sa training na ito. And feel free to like kung nagustuhan mo, like mo tong video na to. I-share mo to sa mga kilala mo, mga kaibigan mo na alam mo magbe-benefit, lalo na yung mga talagang matinding naapektuhan ng virus na to, ng pandemic, ng quarantine. So, share mo to sa kanila para alam nila rin kung ano yung mga dapat nilang gawin, ano yung mga bagay na pwede nilang matutunan. Kung may mga katanungan ka, suggestion, violent reaction, i-comment mo lang dyan sa ibaba. Hanggang ngayon, sumasagot pa rin ako. As of the making of this video, April 1, 2020, sumasagot pa rin ako sa mga comments kasi manageable pa. Kaya ko pa. Dumadami kayo eh. Pero kaya ko pa naman. So, kung meron ka mga katanungan dyan, comments, comment mo lang dyan sa ilalim ng video na ito. And ito yung tanong ko sa inyo, question of the day. Anong pinakang tumatak sa isip mo dito sa ano na to, sa training na to, sa pinanood mo? I-comment mo dyan sa ibaba. Ano yung pinakang tumatak na lesson dito sa mga pinagsasabi ko sa iyo? Okay, so before I end, meron akong ginawang special na training kung saan matututunan mo kung paano ka magkakaroon ng maraming prospects para sa business mo. Lalo-lalo na nga yung ganitong pandemic yung nangyayari, malaki pa rin ang maitutulong ito sa'yo kasi malalaman mo kung sino yung mga tamang tao na pwede mong hanapin. Mahahanap mo sila, makikita mo kung saan mo sila dapat hanapin. Yung ginawa ko na yun is yung ebook na Unlimited Prospects Handbook. So hanapin mo lang yung link sa description nitong video nito para ma-access mo siya. So, yun lang. Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. See you next time. Yo, what's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natututunan na nakapagbigay ito sa'yo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!